Mga minamahal na kapatid kay Kristo, maligayang kapistahan po ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bakit po kaya hindi nakilala ni Pilato na si Jesus ay isang hari? Bakit po kaya hindi nakilala ni Pilato na si Jesus ay hari? Siguro titingnan natin sa ating sarili at ano kaya ang nasa isip ni Pilato sa mga oras na yon. Tila siguro naguguluhan din siya. Sino ba itong taong ito? Ano ba ang nagawa ng taong ito? Bakit si Jesus ay pinaparatangan ng ganitong mga bagay? Hindi nakilala ni Pilato si Jesus na si Jesus ay hari dahil iba ang kahulugan ni Pilato ng pagiging hari. Ang alam ni Pilato sa isang hari ay pinagsisilbihan, makapangyarihan, pinaglilingkuran at pinapanginoon ng lahat. Pero ang paghahari ni Jesus ay taliwas sa sinasabi ni Pilato na isang hari. Si Jesus, sinabi ni Jesus, naparito ako hindi para paglingkuran, naparito ako upang maglingkod at ibigay at ialay ang aking buhay para sa lahat. Iba't iba at taliwas na taliwas ang kahulugan ng pagiging hari mula sa pananaw ni Pilato. We have the tendency to be Pilate among ourselves. Minsan, nagiging Poncio Pilato din tayo kasi hindi natin minsan makita ang paghahari ng Diyos. Sa ating buhay bilang mga Kristiyano, we have the tendency to look for what is comfortable, to always find what is powerful, to always look for the applauses and appreciation of other people. Sometimes in our own lives, we have the tendency to be Pontius Pilate. Kasi iba't iba yung pagtingin natin sa kahulugan ng isang hari. Pero si Jesus, ang pagiging hari ni Jesus ay ang pagpapakumbaba, pag-aalay ng sarili at paglilingkod. Bakit kaya si Poncio Pilato hindi nakita ni si Jesus ay isang hari? Dahil iba ang kanyang pagtingin at pananaw kung ano nga ba ang isang hari. Bakit hindi nakita ni Poncio Pilato na si Jesus ay isang hari? Dahil natatakot si Poncio Pilato sa sasabihin ng ibang tao. And among ourselves, we have the tendency also to be Pontius Pilate. Minsan ikinahihiya natin si Jesus dahil sa ating sariling kapritsyo, pananaw sa buhay at sa sasabihin ng ibang tao. Halimbawa po, kapag tayo'y kakain sa isang fast food chain o kaya sa karinderiya o kaya sa isang kainan, minsan hiyang-hiya tayong mag-sign of the cross para magdasal. Yung iba nililiitan pa. Yung iba naman ay bahala na kung papaanong mag-sign of the cross. Hindi na ako magsa-sign of the cross kasi baka masabihan ako, ang corny naman ito. Hindi ako magsa-sign of the cross kasi baka sabihin ng ibang tao, napakabanal naman ng taong ito. Sometimes, we have the tendency to be Pontius Pilate among ourselves. Bakit? Kasi natatakot tayo sa sasabihin ng ibang tao. Kung si Kristo talaga ay tunay nating hari, hindi natin siya ikakahiya. Kung si Jesus ay tunay na naghahari sa ating buhay, wala tayong puwang para siya
ay ikahiya. May mga pagkakataon sa buhay natin na minsan tinatatwa natin si Jesus bilang hari ng ating buhay. Kapag ka pumapahayag tayo sa kultura ng kamatayan, ikinahihiya natin si Jesus bilang ating hari. Kapag ka pinapalakpakan natin ang mga magnanakaw, ikinahihiya natin si Jesus bilang hari. Kapag tayo ay hindi nagiging tapat sa ating mga sarili, ikinahihiya natin si Jesus bilang hari. Dahil si Jesus ay laging panig sa katotohanan. Bakit hindi nakilala ni Poncio Pilato si Jesus bilang hari? Kasi natatakot siya sa sasabihin ng iba. Natatakot siya na magkagulo ang sambayanan ng Israel. Natatakot siyang magkagulo ang mga Hudyo. At sa ating modernong panahon, natatakot din tayo minsan sa magiging pula ng ibang tao. That is why, if Jesus is truly our King, do not be afraid to proclaim Jesus as your King. Do not be afraid to proclaim Jesus as your only love, as your only King to other people. Mga minamahal na kapatid, huwag tayong maging Poncio Pilato sa ating pananampalataya. Maging tao tayong sumusuporta sa hari ng ating buhay, walang iba kundi si Jesus. Bakit hindi naniniwala si Poncio Pilato na si Jesus ay tunay na hari? Dahil siya ay merong kabulagan sa kaniyang sarili. Pontius Pilate experienced spiritual blindness. Kahit sa kaniyang buhay, nalilito pa rin siya, paniniwalaan ko ba ang taong ito? At sometimes, in one way or another, Pontius Pilate saw Jesus as a threat to the Tetrarch. Nakita niya na si Jesus ay isang sagabal sa gawain ng Imperyong Roma. Kaya nga mga minamahal na kapatid, do we like Pontius Pilate who are experiencing spiritual blindness? Baka kagaya tayo ni Poncio Pilato na nakakaranas na minsan sa buhay natin, hindi natin makita ang pagkilos ng Panginoon. Mga minamahal na kapatid, kung si Kristo talaga ang tunay na naghahari sa atin, ibig sabihin, walang puwang sa atin ang mapagbulag na gawain ng galit sa ating puso. Walang puwang sa atin ang pagiging makasarili. Kung si Jesus ang tunay na hari natin, hindi tayo manghuhusga ng ating kapwa-tao. Kung si Jesus ang tunay na naghahari sa atin, hindi natin para gipitin, alipinin, at saktan ang ating kapwa-tao. If Jesus is truly our King, we will live in love, stay in love, and it will follow everything. Mga minamahal na kapatid, si Jesus ay hari ng pagmamahal. Kaya nga tingnan natin, si Jesus ba ang naghahari sa puso natin? Tumahimik tayo sandali. Balikan natin ang ating puso at tingnan natin, ako nga ba ay nagiging Poncio Pilato na hindi naniniwala na si Jesus ay tunay na hari? Sana patuloy nating angkinin, Jesus, maghari ka sa buhay ko.